Alright, then, ang gawin nyo is mayroong positive-negative dito mga kalods. So, yung positive, ilalagay nyo yung solid na orange, ano? And, dito, yan, may abang mga kalods, dito yung sa supply. Yan. Supply ng hard disk. Medyo matagal, hintayin lang natin, alright? Yun. What's up and also for today's video, tuturo ko kayo kung paano mag-install ng CCTV. Gusto nyo ba yan? Alright, so marami na rin kasi nag-PM saka nagko-comment na sa mga past video natin. Nga lang, hindi ko masyado nare-replyan lahat kasi nga minsan natatabunan, ano? So, samahan nyo ko and ituturo natin yung step-by-step installation ng CCTV. Alright, let's go! So, ayun mga kalods, no, syempre, pag nag-install tayo ng CCTV, syempre, unahin natin yung mga wiring, no. So, yung cable na gamit ko, yung wire na gamit ko is yung UTP cable, ano. So, ito is kinagamit din sa mga internet, ano. Internet cable siya. Meron siyang 8 cable sa loob. And, pwede tayo magkabit hanggang 4 na camera, no. So, ngayon, ikakabit ko to sa taas. So yung mga kalods, so yung kakabit natin na camera is yung 5 mega na Hikvision, no? So 5 megapixel po siya. And kailangan natin itong junction box para dito natin itago yung mga wiring ito mamaya. Oh. Kali ito yung sa loob ng junction box. So, charan, mali ito na yung isang CCTV natin and ito yung isa, no? So itong camera is doon tututok siya sa gate, ano? Alright, so ito dito naman yan yung bahay natin, hindi pa tapos. Tapos dito na part, ito na yung importante mga kalods, no? Sa magkakabit, so wait nyo and ituturo ko sa inyo, no? Yung tamang pagkabit dito, alright? So yung mga kalods, na bali yung mga gagamitin natin dito is ito, yung tawag dito is pigtail, no? So ito yung dulo ng adapter natin, ano? So yung adapter natin, putulin natin and yung dulo is ilalagay natin dito sa cable ng UTP cable natin, no? And yung susunod na kailangan natin is itong video balloon, ano? So tara, pakita ko sa inyo kung paano ikabit to. Alright, so pili kayo ng pili kayo ng dalawang magiging para sa camera and yung dalawa is magiging sa adapter, no, supply niya. Alright, so yung gagamitin kong kulay dito para sa data or sa camera is orange saka yung green, ano. So yung orange, ilalagay natin tong isang orange yan. So ayusin nyo lang, ano, straight nyo tapos balatan nyo mga kalods. May kila yung balatan nyo na lang konti, no? So mga ganyan lang, huwag masyadong mahaba. Pag sobrang mahaba, putulan nyo na lang, ano, putulan natin, pag sobrang haba lapit. So ayan, no? Alright, then ang gawin nyo is mayroong positive negative dito mga kalods. So yung positive, ilalagay nyo yung solid na orange, ano. So dito nyo siya pipindutin nyo lang to, pindutin nyo, and then ipasok. Alright, and then yung orange-white dito sa negative. So, pindot, then tusok. So, yeah, matibay na siya, no? Pindot sa katusok ng mga kalods. So, sana naman tayo sa supply niya, no? Or sa adapter. Alright. So, balatan natin to. Ito. And then, idugtong nyo lang mga kalods, no? Yung, hanapin nyo lang din yung positive negative nito, saka ilagay nyo dito. So, yung sa akin, yung negative, ayan din, ah. Yung negative is, yung may guhit din, ano? So, yung may guhit dito, saka may guhit dito sa white-orange, white-blue. Ayan. White-blue. And, solid na blue. So, yung solid na blue, yung yan yung positive. Ayan. Then lagyan natin ng electric tape, ano. Mm.
Next. All right. So magiging ganito na siya mga kaluts, no? So yung so sa loob nitong cable na UTP, pwede tayong maglagay ng hanggang dalawang kamera, no? Pero pagka meron tayong supply dito, kunyari merong 220 na supply, dito na natin ilalagay yung adapter. So pwede tayong maglagay ng hanggang apat na kamera dito sa isang cable. So sa ngayon, sinabay natin yung supply saka yung data, kaya dalawang kamera lang yung pwede natin ilagay. Alright? So ayun, bali nakabit ko na yung dalawang supply, dalawang data. So ang gagawin natin next is ikakabit natin siya dito, no? So bali dito mga kalods, tandaan nyo, itong parang ganitong itsura niya is para yan dito sa balon, no? So hindi naman yun kakasya, hindi naman yun kakasya pag hindi para sa kanya. Pero ito, tinan nyo mga kalods, tusok nyo lang, then twist. Yung isa naman. Alright. Pasok. Tapos twist. Ayan. And then next is yung adapter niya, no? So adapter. Ayan. So bali yung adapter nito mga kalods, yung supply is laging tatandaan na 12 volts lang yung pwede dito, no? 12 volts. Alright. So bam. And then tatago na natin siya dito sa loob ng junction box, ano? Para safety. So ayun, bali magiging ganito na yung itsura niya mga kalods. And yung next na gagawin natin is doon na tayo sa receiver, ano? And ikakabit na rin natin yung dulo ng mga camera. Alright? So bali yun na nga mga kalods, no? Ito na yung receiver natin. And pagkabago yung receiver natin mga kalods, kailangan pa natin ng hard disk, no? So yung ano yung trabaho nitong hard disk, bali dito magsisave yung mga video na nai-re-record mga kalods, ano? Alright, so ikakabit ko muna to. So yun, bali ang una natin gagawin is i-screw natin tong hard disk dito sa katawan niya, no? So bali may free na rin yung screw, and hanapin nyo lang sa loob ng karton, alright? Meron siyang screw, meron siyang data para sa ito, papakita ko sa inyo. So meron po siyang kasamang ganito, ito yung pang-connect sa hard disk niya, and ito yung supply para sa hard disk. Alright, so i-screw ko muna to. So, matigibay na rin naman yung dalawa. Ayan, pwede na ilagay yan mamaya. Alright, so ayan. So bali ito, itong para sa data ng hard disk natin, ilalagay lang natin dito sa maliit na space. Ayan. Alright, at tapos itong sa supply naman ng hard disk, ito yung malapad-lapad sa kanya, no? So yung malapad is dito, ano. Ayan. Diyan, mali magkatabi sila. Ayan. So, siguraduhin nyo na mahigpit yung pagkakalagay. And, dito, ayan, may abang mga kalods. Dito yung sa supply. Ayan. Supply ng hard disk. And, itong bakante is dito yung data ng hard disk. Alright. So, ayan. Sasaraduhan ko na and ikakabit na natin dito sa likod. Ano? So yung mga kalods, no, bali kanina nagkabit tayo dun sa camera, ngayon yung ikakabit naman natin is yung papunta naman dito sa receiver, ano? Alright, so bali yung data kanina dun is orange saka yung green. So itong dalawa na to, dito natin siya ilalagay, ano? And dito naman para sa supply. So bali ito na yung adapter, alright? And yung dalawa is para dito and yung dalawa para sa balon, no? So yung other name pala dito sa balon mga kalods, baka mahirapan kayong maghanap sa internet. So hanapin nyo na lang yung passive transceiver, ano? So balloon or passive transceiver, ano? Okay, so makikita nyo na yan sa internet and makakahanap kayo nito, right? So ayun, ako paano natin kinabit kanina mga kalods, ganito lang din dito, no? Katulad lang dito, yung positive, yung green, and yung white green is yung negative, alright? So ayan, oh. Press nyo lang to. Press nyo lang po siya. And then, tusok. Negative naman. Press lang din. Then, tusok, ano. So, magiging ganyan na siya. And next is the supply. So, yung supply niya, dapat sakto din ako. Positive. Saan yung positive? Positive din siya. Kung saan yung negative? Negative din. Kasi pag bumaliktad po yung supply natin, hindi po siya gagana. Alright?
So lagayin natin yan. And yung positive. Dapat tama talaga yung pagkakalagay natin ng positive negative mga kalods. Alright, then okay na siguro to. Iti-tape ko lang and then alright na, tapos na. So yung mga kalods, so bali nakabitan natin lahat ng wiring. Yung gagawin na lang natin ngayon is isasalpak na natin siya dito sa likod ng receiver, no? So itong receiver meron siyang apat na channel. So meron pwedeng hanggang apat na camera dito. So ngayon, sasalpak natin siya dito, no? Ayan, salpak. And next, salpak ito sa dalawang camera. And yung kanyang power, no? So yung power niya is ito. Ayan, grupo. Salpak natin dito. Next is kanyang VGA or sa monitor natin, ano. Okay, salpak natin dito and we're good to go. Ayan. So, ready na ba kayo? Iwan na natin, ha? Maglad. Okay, so isasaksak natin itong supply natin. Ayan. And iwan na natin siya. Okay. Ayan, tumutunog na. Kailangan din natin ng mouse mga kalods, ano? Salpak na natin yung mouse dito sa harap. Ayan. Meron din dito yung mouse sa likod, ano? So, depende na sa inyo kung saan kayo mas komportable. Alright? So, sa setting tayo nito, ano? Medyo matagal, hintayin-tayin lang natin, alright? Yun. So, yung mangyayari dito is maglalagay tayo ng admin password. So bali yung mga kalods, ano, nalagay ko na yung password and security question. Uncheck lang natin yan. And then, okay. So, device is activated. Kahit know nyo na yan. Tapos maglalagay kayo ng pattern yung mga kalods, ano. So, sa akin, ito yung pattern ko na ginagamit. M. Kasi nga, Malvin. Oh, di ba? Ayan. So, pagkatapos niyan, language, English, apply, start wizard when the device starts. Okay, next. So, yung time zone, yung date, saka yung oras. Alright, so next. And then, next na lang yan. Next. And next. So, yung next na mangyayari mga kalods, itong hard disk niya, no? So, yan yung hard disk niya. May 500 GB hard disk tayo. Kasi nga, yung hard disk mga kalods, kailangan i-format yan, no? So, yung sa akin, na-format na siya nakaraan, kaya hindi na siya tumutunog. Kasi nga, pagka napansin nyo, pag tumutunog yung DVR nyo, nagbi-beep siya. Nagbi-beep siya every 10 seconds, mga ganyan mga kalods. Kailangan nyo i-format yung hard disk nyo. So, click nyo lang yan. Click nyo lang siya, and then initiate nyo, and then okay lang, ano? So, ayan. Antayin lang natin siya mag 100% and we're good to go, ano? So, pagkatapos ng 100% yung mga kalods, hindi na yan tutunog. So, sa akin, hindi yan tumunog kasi nga, na-format ko na yan dati. Pero, pinormal natin ulit. Ayan. So, then, makikita nyo, normal. So, it means, okay na. So, next. Next ulit. Next. And, we're done. So, tingnan nyo mga kalods, ano? Malinaw siya. And, ayan. Malawak, ano, yung 5 megapixel. Ayan. So, ganun. Sana may natutunan kayo, mga kalods. So, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan sa baba. And, kung gusto nyo pa, bali yung next na vlog ko is gagawa tayo ng tutorial paano siya i-connect sa cellphone. No? So, paano natin na makukonect yan. Alright? So, tuturuan ko kayo sa mga susunod nating vlog. Alright? So, kung gusto mo itong aking video, paki-like, share, and subscribe. And forget to click the notification bell dyan sa gilid para updated pa sa mga upcoming videos. Alright? So, see you in my next video. Bye-bye!